Buhat ka lang, kung di tayo kulit na may damit. Siya nga daw pinakamaputi. Compliment yun, Nella, compliment. Umiliya ko na ako. Lang, hindi ka na ala. Lang, hindi ka na huy. Lang, hindi ka yung lobo. Lang, hindi ako na. Yung lobo, lang. Buti ng Diyos sa
ng Diyos, sasagana ang buhay ko. Kaya't ako'y magsasaya, pagkat sinabi ng Diyos ay sinabi niya. Di ko bibitawan ang lahat ng pangako niya. Lumaragas ang pagpapala aking nararanasan. Di ako magtataka kung bakit sa akin napupunta mula hilaga silangan. Mo kanduran saan man magpunta, maragas ang pagpapala akin na kanta na. Buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng mamahal. Buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ikay laging tapat kong magmahal. Ang iyong awa ay magpawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay nga ikay walang katulad, tunay nga ikay di magbabago. Mabuti ang Diyos na sa amin ay nagmamahal. Mabuti ang Diyos. Ilang pagpalang Diyos sa ating buwaming Ama ay buong pagpapagpapalang po kanyang ipapasalamat sa inyong pangalan. Salamat po Diyos sa pagkakataon na dako kami sa tahanan ito upang makiisa, makisaya o Diyos sa 50th kaarawan ng aming kapatid. Sa oras na ito, aming Ama, langin po namin na patuloy kang mamuna sa aming gawain. Patuloy mo o Diyos na ipukos at ipukatanan sa tahanan ito at patuloy mo Diyos na mamuna ka sa kanilang buhay o aming mga mamuna sa aming kapatid na ginibang sabag sa oras na ito. O Diyos, ikaw po ang patuloy na manguna sa aming gawain. Ibinabalik po namin ito ng may papuri at sasalamat ng dakilang pangalan. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you.
wala sa pogi mo. Sa magandang anak. Wish you all the good, ma. Good health, and siyempre, God bless. Thank you, siyempre. Salamat. Salamat sa mga nagawa mo para sa aming mga anak ko. Love na love ka namin. Diba, no? Umuho ka naman. Birthday, mama. Thank you din po sa lahat. Bawi na lang kami next time. Hindi makauwi. Bawal pa. Birthday! Love you! Bye-bye. Yon! Hi, ma! Happy birthday! I miss so much. Enjoy mo tong araw na to kasi birthday mo. Alam mo namang mahal kita, di ba? Kahit napasaway ako. I love you. Hi, Tita Glenda. Happy birthday. Wish you all the best and hope you have a great one. Stay safe and I love you. Tita Glenda, wish ko po long life po po sa iyo. Good health. Thank you po kasi lalagay ko. Hindi mo ako kinakamakain. Thank you. Hello! Happy birthday, ma. Thank you sa lahat. Good health. Happy birthday, ma. Happy birthday, ma. Thank you kasi ko birthday sa akin. For birthday to come, Daniel lang. Love you. Thank you. Thank you. Thank you po kasi po, andyan ka po pala. Jerry! Lalo naman pagdawaan ako. Pwede magsago! Good health po. Bawang malalim. Hindi ka na po sa alis sa kainan. Magtago ka! Meron pa. Tita! Ma! Oh, birthday po, Tita. Tsaka Tita. Hindi ka na po sa alis. Birthday ni Tita. Marami salamat po sa alam. Naiya po si Juan. Matulad po na sinabi ni Lando. Happy birthday po, Ante. Thank you po. Napipil po namin lahat dito na kami pong mga babae na welcome na welcome po kami dito sa bahay. Thank you po sa lahat. Love you po. Happy birthday, Ante. May kariyan dito po. Tita, happy birthday. Mama, Tita, happy birthday. God bless lang po. Love ka namin palagi. Araw-araw. Ayun, yung kanyang daughter, Manugang. Daughter-in-law. Masan si Ampol? Naglalaro dito sa walang. Wala na lang. 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 Hipag. Ate Glenda, happy birthday. Sana, ito magsama sa akin. Magpainom. Saka pagpasensya mo, kung minsan sinusumpo. Ganon din diyan mo lang ako. Pero love kita. Osselle. Happy birthday, ma. Salamat sa lahat din. Sorry kasi. Ano si Mr. Ma?
sige po, sasabihin natin sa gawain nito ang ilang ilang bahagi sa wala na kasulatan. O yung mga bata, yan, tumahimik na yung mga dalaga. Alam ko naman matahimik na yan. Okay, dito sa ating, tinawag natin si Ate Tangge kasi Ange ay birthday na rin ngayon. Kaya sabi ko para minsanan, para masaya naman na makasi lang doon, eh, andito naman tayo lahat. Kaganda naman tignan kapag magkasama. Ayan, si kapatid na Glenda, 50 taon, napakapalad. No? Sabi dito sa awit 128, sabi niya, mapalad. Mapalad ang bawat tao na kay Yahweh ay may takot, ang maalab na naisip sumunod sa kanyang utos. Kakainin niya ang bunga ng kanyang pinaghirapan, ang taong ito't maligayang maunlad ang pamuhay. Sa tahanan, ang asawa'y parang bukas na mabula, ang bagong tanim ng libo sa mga samay hapag ang anak niya. Ang sino man kung si Yahweh buong pusong susundin, buhay niya ay uunlad at laging pagpapalain. Mula sa sayon, pagpapalanawan ni Yahweh ay tanggapin at makita ang habang buhay pagunlad ng Jerusalem. Ang magiging iyong apo, nawa iyong makita rin, nawa iyong maging mapayapa itong bayan ng Israel. So, napakaganda na testimony sa buhay ng kapatid natin Glenda at kapatid na Angge na ang sabi nito ay mapalad. Tignan ko nga po kung sino mapalad sa atin ngayon. Yan. Mapalad daw po ang tao na may takot kay Yahweh. Ibig sabihin po yung may takot ay may pagsunod. May paggalang. Kapag kasi sinabi natin may takot, iba na may takot ngayon sa COVID. Ha? Iba po yun. Ito pong takot na ito ay isang pagkilala sa kapangyarihan ng Diyos. Bakit kaya mapalad ang tao na kumikilala sa Diyos sa panahon na to? Bakit kaya, mga kabataan, bakit kaya mapalad ang tao na sumusunod sa ating Panginoon ngayon sa panahon na to? Hindi nyo naman sinabi na mapalad ang may kotse. Mapalad ang malaki ari-arian, malaking bahay, maganda, pogi. Hindi nyo sinabi. Kung ang nakalagay dito ay mapalad ang bawat tao na kay Yahweh ay may takot at maalab na naisip sumunod sa kanyang utos. Kasi nga, mangilan-kilan sa tao ngayon ang nakikinig na ng nakikinig na ng salita ng Diyos. Anong mostly pinapakinggan ngayon ng mga tao? Sa Facebook, marami kang makikita doon ng mga ano-ano. Tapos pag lumabas ka dito, kanya-kanya umpunyan. No? Yun ay bahagi lang ng buhay natin sa pang-araw-araw. Pero huwag natin kalilimutan din na bahagi din sa atin bilang lalo kayong mga kabataan, no? Lalo na sa ating birthday celebrators na dalawa, napakapalad din nyo dahil may takot kayo sa Panginoon. Dahil ito yung ibibless ni Lord sa buhay ninyo para kayo sabing pangako niya. Ang sino man, kung si Yahweh kung pusong susundin, buhay niya ay uunlad at laging pagpapalain. So, kasama pala sa pangako ng Panginoon sa may takot sa kanya ay yung buhay na merong pagpapala. Pero minsan ang tao, ang tinitignan na ng pagpapala ay, una, pera. Wala ka ng pera, sasabihin niya, ay, nagmalas na biya. Hindi ba sasabihin, nagmalas, matibiyag ko na ya. Manipod pa itin, gano'n tata, madiglig at akpay na. Ang hinahanap ng tao ngayon ay, ang pagpapala na nais na makita ay kayamanan. Material na bagay. Nakapagsabi ko nga kanina, kapag wala ka na malaking bahay, parang hindi ka na mapala, hindi ka na pinagpapala. Pero alam nyo, ang tunay na pagpapala ay yung makilala mo ang Diyos sa buhay mo. Sapagkat ito ang magbibigay sa'yo ng isang buhay na magkahatid sa'yo sa tamang direksyon. Parang buhay mo ay pagpapalain ng mga, ng pagpapalain ng ating Panginoon. Ang sabi rito sa awit 91, ang sabi niya, ang sabi ng Diyos, iniligtas ko ang mga tapat sa akin at iingatan ko ang sinamang taong ako'y kikilalin. Kapag sila'y tumawag, lagi handa ako na sila'y pakinggan, aking sasamahan.
At kung may problema, ay sasaklulohan. Aking ililigtas at ang bawat isa'y pararangalan, sila'y bibigyan po sa kaming palaan ng mahabang buhay at nakatitiyak tatamot nila'y kaligtasan. So, mapanood pa ng isang tao may takot sa Diyos? Dahil sa panood ng problema, meron siyang kaagapay. Kaya, kapatid Ange, ang sabi sa'yo ni Sister Lani, dami mo ng pinagdaanan. Pero lahat yun ay napagtagumpay mo kasi hindi ka nag-iisa. Gayun din ang kapatid na Glenda, alam ko sa 50 taon, bago ka nakarating dito sa ganitong buhay mo, ang dami mo ng pinagdaanan yan. Pero bakit ka nakasurvive? Bakit hanggang ngayon maganda ka pa rin? Bakit hanggang ngayon, andito pa rin, buo pa rin yung pamilya mo? Kasi nga, sabi niya dito ay, napangako ng Panginoon, kapag siya tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan, at kung may problema ay sasaklolohan. Ibig sabihin, hindi ka pala nag-iisa sa problema mo. Ang mga kabataan, hindi pa masyadong na maunawaan ito. Pero sa mga marami ng pinagdaanan na problema sa buhay, masasabi niya na hindi siya iiwanan ng Diyos. Kaya kapatid niya, Glenda, sa 50 anos mo na yan, napatunayan mo na kailanman hindi ka iiwan ng Panginoon. Kapatid na Angge, 40 years mo na, para pa ay zero. No, marami na kayong pinagdaanan sa buhay na pinakita ng Diyos ang kanyang kapangyarihan. Kaya mapalad kayo kapag kayo tutugon sa Diyos. No? Ilang taong pa mahabang buhay natin, umaabot lang tayo sa 60, 70, 80, 90. Mapalad si Mother. Ilang taon na ni Mother? 87. Oh, 87. 3 years na lang. 90 na siya. So, napakabalad na. Dahil alam ko si Mother ay merong pagkakilala sa Panginoon. Isa yata siya sa founder, si Mother. So, ibig sabihin, yung sinabi ng Panginoon na paghabain ko ang iyong buhay, pagpapalayan. At papalad si Mother, may kasama siyang na anak, si Manong Cristina. Si Manong Cristina naman, meron siyang mga anak at mga apo na pinakakitaan din ng magandang blessing ng Panginoon. So, inaasahan namin yung family na to sa pamamagitan ni Lolo nyo, meron mang magmana na magpapatuloy na mag-aalaga sa simbahan. Alam nyo ba yung isang halige? Isa sila sa matitibay na haligi ng istorya sa akin. So, nung nabuksan ulit yung gawain dito, tuwang-tuwa kami. Ang dami ninyo. Nag-iisa lang si Lola nyo noon. Si Lolo nyo. Pero ang dami nyo mga apo. Sana sa mga apo na to ay may magpapatuloy na maging matapat din sa Panginoon. Alam nyo ba na napakapalad nyo na meron kayong Lola? May Lolo kayo? May mga auntie kayo na nagpipray sa inyo? Kasi dati ng panahon, ito rin yung magiging blessing sa inyo na makakanta nyo rin katulad nila na kanta na buhay. So, sa ngayon, ang pinaka-bottom line ng ating gawain, sa lahat ng may takot sa Diyos ay mapalad. Dahil pagpapalaan ng Panginoon. At lahat, hindi lamang pala kay Glenda. Ano sabi dito? Pati mga apo. Ibig sabihin, pag pinagpala ang magulang, henerasyon yun. Pero paano pagpapalain ang mga apo, ang mga anak, kung hindi sa magulang mag-umpisa? So, kung gusto niyong pati mayraman, ano tawag doon? Mayraman, itigasan. Kailangan ng mga nanay, siya ang lumapit sa Diyos. Kailangan ng magulang, siya ang lalapit sa Panginoon. Alam niyo ba si Juan, si Haring David? Si Haring David ay nagsimula lang siya sa pag-aalaga ng mga tupa, no, nung kabataan niya. Hanggang nakita ng Diyos na si Haring David, si David ay talagang mahal niya yung kanyang mga tupa, talagang nililigtas yung kanyang mga tupa. Meron puso siyang mapagmahal, malapit sa Diyos. Ano dumating biyaya sa kanya? Sa walang kamuwang-wang na pagiging pastor, naging hari ng Israel. At ang pangako ng Diyos sa kanya, dahil ikaw ay naging mabuting matapat at mabuting tagalingkod, sabi niya, may magmamana sa iyo na isang hari. At ito ay si Haring David. Si Haring David. Haring David nga yung ama. Sino yung nagmana na anak? Haring Solomon. Ibig sabihin, pinagpala din ang buhay ni Haring Solomon dahil sa kanyang tatay na si Haring David. So kung si Sister Glenda, Sister Angge ay patuloy na maglilingkod sa Panginoon, yung pagpapala aapaw sa buong pamilya.
hindi lang sa ngayon, kundi sa paapu-apuhan. Kaya si Mother, mapalad siya kasi nairaman kayon. Iki-blessing. Ano yon? Ang mapayapa, mabungang buhay na may takot sa Panginoon. Yung kayamanan, yung material na blessing yan, susunod yan. Maghintay lang kayo. At kung hindi man dumating yun, maging masaya ka lang sa araw-araw, maging malusog ka lang araw-araw na hindi ka nagkakasakit, napakalaking blessing na yun. Diba? May pera ka nga, hindi ka naman masarap kumain. Diba? Pero ka ng pera, hindi naman masarap ang kumain. Reklamo ka ng reklamo. Pero pag wala kang pera, papagpasalamat ka sa Panginoon, sarap-sarap ng pagkain. So, ganyan lang ang buhay. So, kapatid na Glenda, lalo yung pakanapin ng Diyos sa buhay mo. Kapatid na Ange, salamat na lagi ka namin kasama ting hapon. Kasi ang ating kapatid na Glenda, nagtatrabaho naman siya, pero kasakasama namin kayo lagi sa panalangin. At sana itong mga kabataan na ito, maging mabunga pa at patuloy na maturuan pa ni Sir Wawi, ni Madam Jessa at ang iba pang kabataan para pagkatapos ng lockdown, ayun, pwede na tayo lahat sa simbahan na magpapasalamat sa Panginoon. Kung malaya na tayong lahat, bata, matanda, walang pinipili, sana pag-pray natin na matigil na ang COVID para buhay na buhay na yung pagsamba natin sa ating asimba. Namimiss na namin kayo doon. Namimiss na natin ang bawat sa doon. Kukunti kami pag linggo. Ilan lang kami, si Madam Jessa, at saka meron lang silang apat na kasama. Siksi kami, pero alam ko na time will come. Ibabalik ng Diyos yung ating kapayapaan at kasaganaan sa pagsamba sa Panginoon. Sa inyo pong dalawa, ang Diyos na ma ang hanapin niyo sa inyo. God bless you. Salamat. Punta. Response ng ating kapatid na dalawa. Ano naman ang masasabi niyo sa mga narinig niyo? Bawal ka kaya. Hindi ko matatapos. Sana nga. Tears of joy. Mama! Sabado po, Pastor, na 1 year old. Tinapin nga rin niya. Recorded lahat yan. Oo, very important. Wait, no? Parang si Isay kasi ang namin ito eh. Hindi rin makapagsalita. Maraming salamat na lang na naglalagay sa Panginoon at tumabot ako ng 50 years old. Oo nga. Sa aking nanay, ang aking lola, nung wala sila, wala. Sa mga asawa ko na sumusuporta sa sa mga batang ilog na nag alam ko rin yung pangalan na sa mga batang ilog na gumawa ng ewan ko bakit anong naisipan nila at ginawa nila yan. Sinurprise ka pa na ano. Surprise! Maraming salamat sa inyo ha, mga batang ito. Hindi ko na kayo isa-isa eh. Alam niyo na, kilala niyo na kung sino kayo, mga batang ilo. Sa inyo po, Pastor, maraming ito kahit na COVID. Sa ka-birthday ko. Happy birthday. Ang galing naman ang birthday niya. Tama. Lago ang birthday niya. Ayaw lumabas. Kaya ako mahal. Ay, makbale! Diba? Lala, naubos ay luha. Ay, mahal. Ngayon lang, 50 years old na si Kumari ko. Ano yan? Memorable ka niya. Ay, ihag mo naman na! Abi! Saka lang lalabas! Yan na. Gusto raw marinig ni Mari yung bati mo. Hindi mo na daw siya mahal. Hindi ka na malabas. Sa papa mo. May TikTok ka na. Kaya na lang daw siya, babae.
laki. Okay, naintindihan na namin. So, sige mga bata, umawit muna tayo ng isang awitin na... Gifteng, sabitin natin ang gifteng para sa ating gawain sa araw na ito. With a grateful heart, give thanks unto the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich. Because of what the Lord has done for us. Give thanks. Open sa banda tayo na nahimik para tayo magpasalamat. Nakilat, mapagmahal na Diyos, maraming salamat po sa natapos namin gawain, sa pag-celebrate namin ng kaarawan ng aming kapatid na Glenda sa 50th taon niya. Salamat din po, Panginoon, na patuloy mo siyang inantabayanan sa lahat ng panahon. Ano man, Lord, yung pinagdaanan niya sa napakabang panahon ni Lord God, napatunayan niya na ikaw ang kasama niya sa lahat ng journey ng kanyang buhay bilang may asawa, bilang lola, bilang anak, Panginoon. Maraming salamat po dahil ipinakita mo sa kanya kung gaano siya kahalaga sa iyo, Panginoon. At nawa, Panginoon, patuloy din na ang puso niya ay buong puso nagpapasalamat dahil ikaw ang kanyang pinag-alayan ng kanyang buhay at itikugad sa buong pamilya niya. Salamat sa lahat na ginaging bahagi ng kanyang buhay bilang isang nanay. Salamat sa kanyang mga asawa na katuwang niya sa lahat ng panahon, maging kanyang mga anak, manugang. Dakilang Ama, salamat po na napakapalad ni kapatid na Glenda. Nandito pa rin po ang kanyang ina o Diyos at ang kanyang lola na nakikibahagi sa kanyang kaarawan. Salamat po dahil pinapakita na mahalaga siya sa buong pamilya ko sa Panginoon. Salamat sa preparasyon. Gayun din po sa aming kapatid na Ange. Salamat din sa 40 years na pag-antabay mo rin sa kanya. Salamat Lord na patuloy mo siyang pinagaling at pinagpala ang kanyang mga buong pamilya o Diyos. Pagpalaan mo rin silang mag-asawa at ang kanyang buong pamilya, Panginoon. Ingatan mo rin po sila at patuloy na igawad ang maraming blessing sa kanilang pamilya. Sa lahat kami rito, Panginoon, nakikisa kami sa kagalakan, sa patuloy na panalangin para sa dalawang ito, Panginoon, na nagbibiwang sa hapon na ito, Lord. Pagpalaan niyo po ang buong pamilya nila, O Diyos. Maging sa mga pagkain ito, Ama, na aming papartake kay nawa, O Diyos, ang patuloy na magbalik pa ng maraming blessings para sa buong pamilya nila, O Diyos. Salamat po ng marami. Ito nga po ang dalangin sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen. Happy birthday to you. Happy birthday. Maligaya pagkakita sa iyong pamilya, ginawa ang nagkala. Ang dami ng mga amis.
Ganda. Biyernes, Sabado. Linggo daw po. Ay, One eternity later. So, yun guys, natapos na namin kumain. Pero! Pero sila, bahala sila. Ako kakain pa rin. Hoy! Sab! Halli, Sab! Kasi naman, lagay-lagay ng ano, icing. Hindi na ako natutuwa, Ella. Oh, kasi naman! Halli, halli! Halli, ya! Ano na mo? Oh! Ay, 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 ay! Halli naman! May God, ang bigit ko, guys. Oy, Sab! Sab! Teka, Sab. Hindi masarap yung kamay niya, ano? Hindi masarap yung kamay niya. Anong intro? Punyila! Bawi-bawi! Bawi-bawi! Uy, gano'n. Salamin. Ako din ako sa abot naman. Guys! Mamayang gabi. Uy, meron pa tayo doon. Guys, hindi na pa tayo. Ha? Sini na sa'yo. Ay, ito dito. Dito. Si ano? Si Ansa? Ay, pala-pala so. Yun, otisyon natin, o. Oh. Yan, sige, sige na. Bye, shout out. Madumi kayo, sige, o. Yan na yan. Oh. Madumi pa kayo, yan, o. Kita yung hanggang natin, o. Kasi ilaw. Ang kitamin, guys, sa uteran na daw magligpit. Tinatawag na nila ako. Oo, oh, magligpit na daw kami. Kakabisit! Okay, bye.